Troy Rosario gagamitin ang bagong jersey number dito sa Barangay Ginebra. 6'9" big man Ken Mark Carino, target ng Ginebra. Dwight Howard, ninanais ng masecure ng kampo nila Coach Charles Chu. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. At mapunta nga tayo dito sa isang big man. So, Ken Mark Carino. Siguro naman familiar kayo sa 6'9" big man na ito ng Terra Firma Jeep, ang former 13th overall pick sa second round ng 2023 PBA draft na kinuha nga po ng Terra Firma Jeep. Siya nga ngayon ang napapabalitang sinusubukang kunin ng Barangay Ginebra bilang pangdagdag as big man sa Barangay Ginebra, gaya na lamang sa post ni Fast Break and Spin.ph. Credit po sa inyo na kung saan nakasaad rito na parang sinasabi na hinahabol or pursuing a trade para makuha ng Ginebra ang 6'9 center na to from Terra Firma bilang pangtapal na rin sa kakulangan ng sentro ng Ginebra. So siguro matinding trade to pag nagkataon, dahil sa Ginebra naman ngayon walang patay na baraha na sa lineup eh. Dahil kahit sino namang i-trade mo dyan eh talaga na may value at kilala na. Tapos ipapalit mo sa rookie na si Ken Mark Carino. Speaking of Ken Mark Carino, bagamat big man siya, eh may tuturing mo pangaring rookie pa rin siya. Dahil babago pa lang naman siya dito sa liga eh. Kumbaga hilaw pa at pahinugin pa. So kung makukuha man kung sakali ito ng Barangay Ginebra, eh possible maaga ito mapapahinog sa laro nitong si Coach Tim Cone. Lalo't ganito kaayos din naman kung maglaro ito. Sa mga hindi nakakaalam ah, 26-year-old pa nga lang po ang 6'9 big man na ito. At may taas nga po na 6'9 niya. Bukod dyan, may depensa at maaasahan mo rin talaga sa opensa. Kumbaga, maganda ito pang backup dito kay Japet kung sakali mang makuha ito habang pinapahinog pa ang laro nito at ginagamay pa nga yung sistema na meron dito sa Ginebra. So kaya naman, ano opinion nyo rito? Makukuha kaya ito ng Ginebra sa trade bago mag-umpisa muli ang liga? So yan nga ang kaabangan. So sayang nga dahil wala tayong makikitang Dwight Howard sa PBA na siya pa namang inaabangan rin ng maraming PBA fans, at isa nga ang Converge sa nagnanais rin sa serbisyo ng player na to. Kaya lang wrong timing eh, dahil hindi ito available sa kung sa ay sabay sa nasabing conference ng PBA. Pero ang management naman ng Converge eh gumawa na ng paraan at ng hakbang para makakuha ng ibang import na kung sa ay kinuha ng Converge ay itong former NBA player din na si Cheick Diallo, na siya nga pong mas bata ng 10 taon dito kay Dwight Howard. So ayon nga sa isang pahayag ni Coach Charles Chu, Diallo is a bit younger, fresher legs, he also communicates well, and he is a very solid team player who will do what it takes for us to win. He will help our locals get better. At mabalik naman tayo rito sa usapang patungkol kay Dwight Howard. So hindi naman o hindi man nakuha ng Converge ang serbisyo ni Dwight Howard para sa PBA Commissioner's Cup, pero sumusubok naman ang team management na masecure ito para sa SGA or Strong Group Athletic, na kung sa ay kung mapapansin nyo ah, mga halos same nga po nang naghahawak din sa management na Converge itong SGA. So batay sa report ah, si Dwight Howard eh tinitingnan ng management kung masesecure nila muli ang serbisyo nito next year para sa SGA, para nga po muling makasama sa Dubai International Basketball Championship para sa pangalawang pagkakataon. So si Dwight Howard, inuulit natin, hindi nga ito available para nga po sa Converge dahil he had some commitments. Pero sa SGA eh sinusubukan nga nila muli ito ah, makuha bilang paghahanda sa tournament sa Dubai next year. So yan, official na ngang kabarangay talaga si Troy Rosario, at isa ito sa nagpapatunay
ang kanya nga pong Instagram post na ito, may caption na "Dreams do come true. Thank you, Boss Al Francis Chua." Bukod dyan, si Troy Rosario ay kasama na nga rin sa listahan ng official lineup ng Ginebra for 2024-25 PBA Commissioner's Cup. At nabanggit nga rin po sa report about sa jersey number naman na gagamitin ito sa Barangay Ginebra. So ang jersey number nga po ni Troy Rosario na gagamitin niya dito sa koponan ng Barangay Ginebra ay jersey number 1. So ngayon legit 100% na nasa Ginebra na talaga si Troy Rosario, ay talaga namang inaasahan na malaking or magiging malaking tulong na pagdating nito sa team dahil sa kakulangan nga po ng frontline ng Ginebra dahil sa patuloy na pagkawala ni Jamie and Isaac dulot ng patuloy na pagre-recover ng mga ito sa kanilang mga injuries.